Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabayan, sa ating mga viewers dyan from Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga immigrants, mga OFW, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So welcome back po dito sa ating channel, dito po sa ating YouTube channel, Busbox TV, at sa ating Facebook page, Busbox TV. Welcome po kayong lahat sa ating tagapanood at tagapagsubaybay. Oras na ito mga kabayan ay muli na naman tayong nandito sa Manila Bay. Mag-usap-usap po tayo dito, lalong-lalo na sa nalalapit na pagbukas dito po sa Manila Bay. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga idol. Base po sa ating balita at informasyon na ating nakuha, ang Manila Bay Dolomite Sand Beach ay bubuksan na po ito sa publiko ngayong June 12, 2022. Sakto! Ang buong Pilipinas dyan ay magdiriwang sa Independence Day. At sakto din, bago po bababa si President Rodrigo Rua Duterte sa kanyang termino sa pagkapangulo ay mag-ano muna siya. Buksan muna niya ang kanyang nasimulan dito po sa Manila Bay. At syempre, yan po ang isa sa mga magandang accomplishment ng ating President Rodrigo Rua Duterte bago po siya bababa sa kanyang pwesto. At alam naman natin ay hindi lamang itong Manila Bay ang pinaayos at pinaganda ni President Rodrigo Rua Duterte. Nakatandaan natin, yung una talagang inayos nila ay yung pong Boracay. Pagkatapos sa Boracay, ilang buwan na walang operation at lumipat na naman sila dito sa Manila Bay. Of course, aaminin po natin, marami po ang mga kritiko ang nag-criticize na sa pagpapaayos po dito sa Manila Bay. Of course, totoo po yan na million-million po ang ibinuhos po ng ating gobyerno dito po sa magandang project na ito mga kabayan. Ang sabi nga naman po ng iba, mas maganda yung pera na ginamit dito galing sa gobyerno at ang ibinalik din po sa taong bayan. At syempre naman, meron din pong mga negative side, no? Ang nag-criticize, no? Sinasabi din nila na sayang lang daw ang pera na ginamit ng gobyerno para sa pagpapaayos dito. Of course, doon tayo sa positive. Una-una mga idol, tayo po'y matuwa kasi ilang dekada na po ang nagdaan, ilang presidente na po ang nagdaan. Ito pong Manila Bay ay dugyot po ito, mabaho. At hindi po gaano kadami ang mga tao ang namamasyal at gumagala dito. Sa ngayon na pinaganda at pinaayos po ni President Rodrigo Rua Duterte mga idol, ang ating Manila Bay ay maayos na. Maayos na po. Dahil po yan mga idol, no, sa kanyang tapang malasakit sa ating bansa. Of course, no, marami po sa ating mga kababayan ay hindi po nagustuhan ang kanyang pamumuno. Pero kung titingnan natin mga idol sa kanyang pinangako noong siya ay nangumpanya pa bago maghalalan sa 2016, ilan po sa kanyang pinangako ay natutupad na po. Ulitin ko po, hindi lang po ang Manila Bay. Meron pang mga skyway, yung mga MRT natin, dinagdagan ng mga bagon, mga airports, at iba pa. At bukod dyan, marami po ang natutuwa sa kanya. Masasabi natin, kahit ano po ang gawin ng ating presidente, kagandahan dito po sa ating bansa, meron talagang ayaw sa ating presidente. Pero sa totoo, tanggap na po natin yan. Kasi meron talagang ganyan. Kuwari, sa iyong kaibigan, kahit gaano ka pa ka mabuti sa kanya, meron talagang mga tao, meron talagang mga kaibigan mo na naiinggit sa iyo. Ganun yan, dito sa ating bansang Pilipinas, dahil na rin po do, sa pagdating ng eleksyon, no, naglabasan po ng mga baho, mga isyo at yan lumalabas.
Kaya ngayon, kakaupo or uupo na po si President-elect Bongbong Marcos at si Mayor Inday Sara as Vice President. O, silang dalawa, tandim nung nagdaang halalan at nanalo at ngayon magsiservisyo na naman sa atin. Sana po, no, sa kanilang dalawa ay ipagpatuloy nila. Yan po ang isa sa mga hiling ng ating mga kababayan na tuloy ang pagbabago sa kanilang administrasyon. At ito, maganda naman to kasi ang President at ang Vice President, tandem po sila. At nanalo at sa mga senators, majority po sa mga senators ay galing po sa kanilang tandem. So masasabi natin dyan na kapag meron pong magandang gawin, mga project, ay mas mapabilis po ang pagsaayos nito at mapabilis po ang pagpapagawa nito. Kasi magkasama po sila. O, di ba? So, yan po mga idol, ang ating pag-uusapan. Enjoy kayo dito po sa ating panibagong video. At ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong lahat sa tuloy-tuloy pong pagsuporta, pagtiwala sa ating YouTube channel, BuzzBox TV at saka sa ating Facebook page. Maraming salamat po. God bless us all.